Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo din. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ang ikalawang linggo pagkatapos ng pagkabuhay ng Panginoon, tinaguri ang linggo ng mabathalang awa. Hilingin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, mapuno tayo ng awa ng Diyos upang maalis lahat ng pag-aalinlangan sa ating buhay at patuloy na makapagtiwala ng lubos sa Kanya awa at pag-ibig sa atin. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa awa ng Diyos para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, nilikha mo ang taong iyong kalarawan upang pangunahan ng sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, dumating ka upang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa aming kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, nakaluklok ka sa kanan ng iyong Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapa.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarohop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ang Diyos sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos, at tinutupad ang kanya mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad sa kanya mga utos, sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig,
kundi nagbubupa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Para naman pong hindi maganda sa inyo, ulitin ko po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga po, meron po akong aaminin sa inyo. Ako po ay hindi magaling sa math. Nahihirapan po ako sa computations. Lalo't higit nung yung mga numbers na kinocompute nung elementary math ay nadagdagan ng mga letters nung nag-high school na. At yung high school mathematics na numbers at letters na dagdagan pa ng mga iba't ibang mga signs and symbols nung kami ay nagkolehiyo na. Nagkaroon ng sine, cosine, theta, cotet, tangent, etc. Ang peak po
ng aking love story with mathematics ay nung kailangan kong i-enroll dahil po mandated nung ako'y kolehiyo ang subject na trigonometry, kung saan ako po ay nakakuha ng grade na 3.5. Ibig sabihin, around 77-78, mga ganun po ang aking grade noon sa trigonometry. At isa lang po ang ibig sabihin nito, ang grado ko ay pasang-awa. Bilang isang estudyante, natatakot ako sa markang yan. Kasi kapag ganyan ang grade mo, ibubuli ka ng mga kasama mo to be almost pasado, but not quite. Pasang-awa. Bagsak sana talaga, pero naawa yung teacher kaya dinagdagan na lang. Pasang-awa. Mga kapatid, ngayong linggo ay pinagdiriwang po natin ang Divine Mercy Sunday. Palaging sinasabi sa atin ng Santo Papa Francisco na ang ngalan ng Diyos ay awa at ang mukha ng Diyos ay mukha ng awa. Pero ano po ang ibig sabihin nito sa atin sa kasalukuyang panahon? Tatlong katangian po ng banal na awa ng Diyos ang mauhugot natin mula sa ating mga pagbasa. At itong tatlong katangian po na ito ang ating pagninilayan ngayong linggong ito. Ang unang katangian ay ito. The mercy of God is generous. Ulitin po natin yan. Ang awa ng Diyos ay hindi nag-aatubiling umagos at magbigay. Hindi nagbibilang, hindi sasabihin sa atin ng Diyos, ilang beses nang ganito ang kasalanan mo ah, ganito na naman. Instead, like a pitcher that fills the cup, ang awa ng Diyos nagnanais na punuin ang lahat ng ating mga pagkukulang. Sa ating unang pagbasa po, isinabuhay ng mga apostol ang ganyang awa ng Diyos nang sila'y mag-sharing ng kani-kanilang mga blessings sa buhay. These blessings that were shared by the followers of Jesus were distributed according to each one's need. Kaya naman po, walang nakukulangan at wala namang labis-labis ang hawak. Lahat sila meron at wala sa kanila ang nawalan. Friends, we are invited today to be like the early Christians upang buksan ang ating mga mata sa mga kapatid nating nangangailangan. In this time of needs, a little kindness and generosity can go a long way. Brothers and sisters, kapatid ng madamot ang duwag. Sapagkat ang taong madamot ay takot na mawalan. Let us not be afraid to give. Because as the Lord Jesus Christ said when He appeared to Saint Faustina, si Saint Faustina po yung santa na pangunahing nagpo-promote ng devotion to the Divine Mercy. Nagpakita si Jesus Christ sa kanya at ang sabi ni Jesus Christ sa santang ito, huwag kayong matakot. Ako mismo ang magpupuno sa inyong mga pagkukulang. Let us be faces of God's mercy today. Share your blessings to those in need. Ang ikalawang katangian po ng banal na awa, the mercy of God empowers. Ulitin po natin. It does not condemn, but strengthens. Sinasabi sa atin ang ating ikalawang pagbasa na hindi pabigat ang mga kautosan ng Diyos. Bagkos ang mga sumusunod sa kautosan ng Diyos, napapagtagumpayan ang kanilang laban sa sanlibutan. Friends, the mercy of God does not condemn because God does not condemn. Sabi ng ating Panginoong Jesus kay Santa Faustina, bago ako pumarito sa mundo bilang isang hukom, I will open wide the doors of my mercy. Friends, even God chose not to judge until the proper time. Sino ba ang naghuhusga sa atin? Sino ba ang humahatol sa atin? Sino ba ang nagsasabi sa atin na, oh, wala ka ng pag-asa, pagdurusa na lang ang naghihintay sa iyo sapagkat makasalanan ka? That definitely does not sound like God, kundi si Satanas. Mga kapatid, ang sino mang manghusga sa kanyang kapwa, whoever condemns and curses other people sa pamamagitan man yan ng chismis o
padalos-dalos ng panghuhusga na wala namang patunay, hindi isinasabuhay ang awa ng Diyos, kundi nabubuhay bilang anak ng kaaway. Ingatan natin ang ating pananalita. Sinabi ni Santa Faustina, "Great are the faults of the tongue." Ang taong hindi marunong kontrolin ng kanyang dila, ngunit nagsasabi na siya ay nagpapakabanal, ay niloloko lamang ang kanyang sarili. Friends, let us be mouthpieces of the merciful God by using our words to empower and encourage, not to hastily judge and to condemn other people. Ang pangatlong katangian po ng banal na awa, the mercy of God does not surrender. Ulitin po natin. Matagal nang nakakasama ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad. Pero sa oras ng kagipitan, nagsitakbuhan silang lahat at iniwan siyang mag-isa. Pero sa ating pong ebanghelyo, nung si Jesus ay muling nabuhay, imbes na pagalitan lahat ng kanyang mga alagad na iniwan siya, binigay niya sa kanila ang pinakakailangan ng takot at balisa nilang puso. Ano ito? Kapayapaan. Peace be with you. And even when the blatant Thomas doubted, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon to renew his faith in the risen Lord. Friends, this is good news for all of us. Hindi sumusuko sa atin ang Diyos. We might say that we have the darkest of sins. Sins that are so secret that only God knows what they have. But in all of this, Jesus said to Saint Faustina, "The greater the sinner, the greater right he has for my mercy." Uulitin ko po yan. At kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko maliban dito. The greater the sinner, the greater right he has for my mercy. Dagdag pa ng ating Panginoong Hesukristo, "Huwag sanang matakot lumapit sa akin ang mga may hina at makasalanan, sapagkat lahat ng kasalanan ay malulunod sa di masukat na lalim ng aking awa." In the face of gravity of sin, God responds to the greatness of His mercy. Huwag nating ilayo ang ating sarili sa Kanya, huwag nating bitawan ang maawaing kamay ni Jesus. Tatlong katangian ng awa ng Diyos. Naaalala niyo po ba? Ang una, the mercy of God is generous. Pangalawa, the mercy of God does not condemn. At ang pangatlo, the mercy of God does not surrender. Mga kapatid, wala naman siguro sa atin na magsasabing perpekto siya at walang bahid kasalanan. Lahat tayo lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo nagkulang sa pagsasabuhay sa kanyang kalooban. Sa eksam ng buhay, lahat tayo bagsak, tinimbang, ngunit kulang. Friends, in school parlance, ang pangit pakinggan ng salitang pasang-awa. Pero sa aspeto ng pananampalataya, hindi ganyan. Sapagkat kung ang ibig sabihin ng salitang pasang-awa ay makakamit natin ang buhay at galak na walang hanggan, then the word pasang-awa only expresses a basic reality about our salvation. Lahat tayo pasang-awa. Sapagkat sino ba sa atin ang papasa kung hindi dahil sa kanyang awa? Friends, this day, be blessed, be a blessing, alleluia, alleluia. Ang lahat po'y magsitayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pananampalatayang tayo'y dumulog sa ating makapangyarihan at maawaing Ama, hingi natin ang mga pagpapalang ibinunga ng muling pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ang ating sabihin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, sa mga tagapamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat na maobispo at mga pari, upang buong katapatan at kabanalan nilang maipamuhay ang pananampalataya nila kay Kristong Diyos at Panginoon, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan at sa mga namumuno rito, upang puspusin ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso ng pananampalatayang gagapi sa mga buktot na adhikain, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa abang kalagayan, sumaka nila nawa ang pananampalataya kay Kristo na magbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, buong sigasig nawa nating maipamuhay ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa buong sangkatauhan, upang ang pagpapala na idudulot ng kapistahan ng banal na awa ng Panginoong Hesus ay manatili sa ating pamilya at sa buong sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang butihin, dinggin mo nawa ang aming pagsamo at patatagin mo kami sa pananampalatayang magdadala sa amin sa inialay mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay mong noong sila'y binyagan, ay mapakinabang sa
ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabanal-banalang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magtayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyon na at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda po ng katapatan sa inyo ng pambansang Dambana. Makikita nyo sa screen ang ating total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong kagandahang loob para sa pambansang Dambana. Sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Nakikiusap kaming paki-scan at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos natin ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na dumadalaw dito sa pambansang Dambana. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information, ang inyong pakikiisa ay malaking tulong para po sa katuparan ng proyektong ito. Nais nating pasalamatan ang mga nakasama nating pari ngayong banal na misang ito, si Father Roniel Sulit mula dito sa ating Arsidiocese, at ang nagbigay ng homilya, siya po ay mula sa Arsidiocese ng Nueva Segovia sa Ilocos Sur. Palakpakan natin si Father Brian Garibay. Ang ating sunod na misa, mamayang alas dos ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating koro at iba pang mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, mamuhay sa banal na awa ng Diyos. Salamat sa Diyos.